Hello po sa inyong lahat. Ang susunod na topic natin ngayon ay paano i-file ang 2551Q via EBR forms offline. So first step natin ay i-type natin ang TIN number, RDO code kung saan po tayo nakalocate, yung location po ng business, line of business, then taxpayer name, last name, first name, and middle name. Tapos, registered address po kung saan nakalagay yung business natin. Then, zip code, telephone number, tapos email address po natin. Kailangan active po ito. Then, punta tayo ng 2551Q. Q version 2018, yan, 2551Q. Yan po yung kukunin natin. Pipiliin po natin yan, yan. Then, click nyo po yung fill up. And then okay. Maglo-load po siya. Tapos ang gagawin po natin yung calendar kailangan December 2023. Pindutin po natin diyan yung first quarter sa 3. Yung 3 na nakikita nyo po diyan, yan. Tapos yung sa 13 pipindutin nyo dyan yung graduated income tax rate on net taxable income. Yan po yon. Pero kailangan lagyan nyo po yung mga last name. Ay, automatic po pala yan. Automatic na maglalagay pag nag-fill up na po kayo doon. Yan. Yan ang pipindutin po natin. Sa 13, graduated income tax rate. Yung left po niya, yan, yan, yan. Yan po ang pipiliin natin. Tandaan po nating maigi yan. Tapos, pupunta po tayo ng next. Yan po ang susunod natin, yung next. Sa baba po, sa baba. Yan, pindutin natin yung next. Sa page 2 po niya, pindutin natin yung 1. Pipiliin po natin yung PT010 sa baba po. Yan po yung 1%. Exempted pa po tayo sa credit law hanggang second quarter. Ang first quarter po niya, January, February, March, 1% pa rin po tayo. Tapos yung susunod, April, May, June, 1% pa rin po. After ng June, July to December, third quarter, fourth quarter, 3% na po tayo. So yung PT010, ibabalik po natin yun dun sa taas, yun po yung 3%. Pinili lang po natin yung sa baba na 1%. So tapos, lalagay po natin yung total sales, January, February, March, 3 months po, yan po lalagay natin, yan. So mag-appear po siya automatic po sa system ni BR, 1%. So yan na po yung babayaran natin si BR. Then next is, isi-save po natin. Then, okay, okay. Pindutin natin yung validate. Then, okay. Submit final copy. Okay nyo lang. Okay. Yan. Para ma-receive po natin yung tax confirmation ni BR. Then, ipiprint po natin yon once na dumating na po sa email address po natin. Yun po ang kailangan nating i-attach sa form. Yan. Hintayin lang po natin siyang mag-load para matapos po. Yan. Then, notification will be sent to your email. Successful na po yan. Okay. Okay. Then, ipiprint na po natin yung document. Sa isang form, punta tayo ng Internet Explorer. Then, mag-type po tayo ng google.com. Then, pinutin natin yung printer setup. Page setup po, ilagay natin. Tapos, punta po tayo ng legal. Hanapin po natin yung legal. Then, 0.166 po yung margin lahat po. Then, okay. Then, punta tayo ng print. Page 1. Print po natin. Then, hanapin natin yung printer. Print po natin yung page 1. Pindutin nyo ng preference. Then, legal. Then, grayscale para makatipid. Okay. Then, print. Yan lang po, ganun po kabilis ng ano ng pag-process po sa 2551Q. After noon, mag back to back tayo.
Yung isa ay baliktad natin sa printer para yung second page po niya, page 2. Same procedure, click print, then page 1, then legal, tapos okay na, print. So yun po ang filing po ng 2551Q. Napakadali po para makatipid po tayo sa babayaran sa bookkeeper. Pwede po tayong mag-DIY dito kasi easy lang po siya. Yun lang po. After po niyan, punta tayo ng email. Hintayin po nating ma-receive yung tax receipt confirmation. Yan. Pagkatapos po nating ma-receive, click na po natin yan, tapos i-attach file sa 2551Q form na printed po natin. Yan. Huwag po natin kalimutan na dapat malagin po natin yung email. Yan, then pag pinindot natin, makikita natin yung confirmation. Then click natin i-print. O, direct print po yun ha, sa mga dot 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 po natin. Then i-print po natin ng 3 copies. Yan, napakasimple po. Then A4. Then print. Set po natin sa printer. Yan, then 3 copies. Preference, A4, grayscale, then 3 copies po yan. Yan, ganun lang po kasimple. Tapos po yan, stapler na po natin, then bayaran na sa bangko. Yun lang po para makatipid po tayo ng 1,000 sa bookkeeper. Sana naintindihan nyo. Hanggang sa susunod po nating form na babayaran. Yun lang, maraming salamat.